Nagsimula ang eksena sa loob ng kwarto ni Bjorn. Inuutusan niyang mag-relax si Erwin at mas ibuka pa ito, magkahalong sakit at sarap naman ang nadarama ni Erwin. Pinipwersa ni Bjorn ang balikat ni Erwin upang malaman kung gaano ito ka-flexible. Inaawat naman na siya ni Erwin dahil para na siyang mababalian si ginagawa ni Bjorn. Ito ang mga bagay na gustong malaman ni Bjorn. Sinusubukan niya kung gaano kataas ang bigay na stat ng essence sa flexibility. Dismayado naman si Erwin sa kinahantungan ng mga pangyayari. Ginagawa ito ni Bjorn para malaman ang pinagkaiba ng mga stat sa laro at sa totoong buhay. Sa larong Dungeon and Stone ang stat point system ay binubuo ng tatlong kategorya, ito ay ang physique, spirit at special abilities. At sa bawat kategoryang ito ay may mga libong sub-stats. Halimbawa, kung tataasan mo ang stat na strength na napapabilang sa physique ay angat din ang inventory weight at physical damage mo. Ito ang dahilan kung bakit may mga magkakaibang role na players kahit parehas ang kanilang physique. Natuklasan lahat ito ni Bjorn sa matagal na paglalaro ng Dungeon and Stone. Pansin din ni Bjorn na tumaas ang obsession na sub-stats ni Erwin nung nakuha niya ang essence, ang obsession ay napapabilang sa spirit. Tinatanong ni Bjorn si Erwin kung may napansin ba itong pagbabago sa sarili mula nang lumabas sila sa labyrinth. Pansin naman ni Erwin na mga pagkain nga siyang biglang kinagiliwan nung lumabas sila sa labyrinth. Ang gantong mga bagay ang hindi makikita sa laro at mararanasan mo lang sa totoong buhay, wika sa isip ni Bjorn. Nag-aya ng matulog si Erwin, bigla namang naalala ni Bjorn ang pangako niya sa kapatid nito. Gayunpaman ay wala naman siyang dapat ikabahala dahil wala naman sila Jin gawang masama ni Erwin. Tinipo na lahat ni na Bjorn at Erwin ang lahat ng mga bagay na nalut nila sa loob ng labyrinth. Ibebenta nila ang mga bagay na hindi nila kailangan. Ibinente nila ito isa-isa at nakalikom sila ng 1.45 million mana stones. Ang gantong kalaking halaga ay hindi pa kinita ni Bjorn kahit nung naglalaro pa lang siya ng Dungeon and Stone. Ngayon, ay kailangan ng maghiwalay ng landas ni na Bjorn at Erwin, bagay na labis namang kinalulungkot ni Erwin dahil nais niya pang makasama si Bjorn ng matagal. Inaya naman siya ni Bjorn na pumunta sa Central Square. Maraming nagkukumpulang mga tao sa Central Square sa kadahilan ng merong mga bibitayin sa araw na yon. Mapaparusahan sila hini dahil may mga kasalanan silang nagawa gaya ng pagpatay o pagnanakaw. Naroon sila dahil hindi sila nakapagbayad ng buwis sa tamang oras. Nalalaman ni Bjorn kung gaano kahirap ang larong Dungeon and Stone at sisiguraduhin niyang hinding-hindi ito mangyayari sa kanya. Mag-isa nang pumunta si Bjorn sa library, pinagtitinginan siya ng mga tao, ito'y sa kadahilan ng hindi normal sa mga barbarian ang magpunta sa library. Pero laking gulat niya nang malaman na hindi lang pala siya ang barbarian na narito. Si Einar ay nadatnan niyang natutulog sa library, ginising siya ni Bjorn at tinanong kung anong ginagawa niya rito. Sinunod ni Einar ang payo ni Bjorn na mag-isip muna bago kumilos, kaya nagpunta siya sa library para may matutunan, pero dahil hindi siya marunong magbasa ay natulog na lang siya. Umalis na si Einar at sinabing magpapaturo siya sa kanilang elder magbasa. Hinanap naman ni Bjorn ang librarian at natagpuan ang isang babaeng natutulog, talaga nga namang masarap matulog sa library. Mabilis na nagising ang librarian at tinanong siya nito kung anong kailangan niya. Tinanong ni Bjorn ang librarian kung saan makikita ang librong hanap niya, pero bago pa man siya matapos magsalita ay nagcast na ito ng spell. Ang spell na ito ang magtuturo kay Bjorn sa librong hinahanap niya. Agad naman itong bumalik sa pagtulog. Bagamat di makapaniwala ay sinunod ito ni Bjorn, at pagkatapos niya ngang mag-ikot ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng librarian. Mabilis na hanap ni Bjorn ang mga librong nais niya dahil sa spell na ginamit sa kanya. Ang unang librong kinuha niya ay may pamagat na World Destroyer, naglalaman ito ng kasaysayang 1,000 taon na ang nakalipas. Ito ang kasaysayan kung saan ang makapangyarihang Evil Witch ay naglagay ng isang malakas na sumpa na siyang pumatay sa mga tao sa lupaing ito. At ang Rathdania ang tanging natirang lugar na ligtas sa sakunang ito. Para mailigtas ang mga tao sa pagkagutom ay nagbukas ang mga piling makapangyarihang individual ng portal na kokonekta sa mundong ito sa ibang mundo, at ito ngayon ay tinatawag na The Labyrinth. Hindi ito nalalayo sa kasaysayan ng Dungeon and Stone na nilalaro ni Bjorn.
Ang ikalawang librong binasa niya ay nang kaalaman kung paano nagdudrop ng mana stones ang mga monsters na siya namang nagagawang tinapay o bakal o anumang materyales. Walang alam si Bjorn sa mga mekanismong ito pero kinabisa na lang niya ang laman ng libro at baka magamit niya din ito balang araw. Ang ikatlong libro naman ay tinatawag na War for the Holy Items the Third. Sa librong ito naman makikita ang dahilan kung bakit nag-away ang mga barbarians at mga elves bagamat may mga importanteng impormasyon ay ang laman ng ika-apat na libro ang kailangan niya. Evil Spirits of the Abyss ang ika-apat na librong binasa ni Bjorn sa library. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa mga masasamang spirito galing sa ibang dimensyon na umuukupo sa mga katawan ng mga individual dito sa Rathdania. Naglalaman din ito kung paano tinutugis ng Royal Court at mga Templars ang mga espiritong ito. Napapabilang si Bjorn sa sinasabing masasamang espirito na ito at makakatulong sa kanya ang librong ito kung paano siya makakaiwas sa mga tumutugis sa kagaya niya. Ang ika-limang libro naman na pinamagatang The Death of the King ay naglalaman kung paano namatay noon ang founder ng kahariang ito na si Ribigan III o mas kilala sa bansag na ang Immortal na Hari. Namatay siya sa edad na 150 at ang kanyang pagkamatay ang simula sa larong Dungeon and Stone. Ang ika-anim na libro, Instability Between Dimensions. Ang nagpapaliwanag ng mga anomalya sa loob ng labyrinth ito rin marahil ang libro na nabanggit sa kanya ng taong nagligtas sa kanya si Drows. Sinasabi rito na kung papasok ka kung kailan papasara na ang labyrinth ay malaki ang potensyal na mag-iba ang starting point mo sa loob ng labyrinth. Inabot na ng gabi sa pagbabasa si Bjorn kaya't umuwi na siya para matulog, iniisip niya kung ano-ano ang mga paghahandang kailangan niya bago pumasok ulit sa labyrinth, at isa sa mga ito ay ang paghahanap ng companion. Kinaumaga nagulat si Bjorn nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Nagpunta si Erwin upang ipakita ang bago niyang Wind Elemental Spirit na kuha niya ito dahil binigyan siya ng kanyang kapatid ng Spirit Stones. Meron lang 10% chance of success ang paggamit ng Spirit Stone bukod pa dito ang napakamahal na presyo nito sa merkado kaya't nakakasigurado si Bjorn na napakayaman ng kapatid ni Erwin at nagawa niyang magbigay nito. Pinaparecall na ni Bjorn ang Wind Spirit ni Erwin dahil gumawa na ito ng gulo sa loob ng kwarto niya. Ito ay labis na ikinagulat ni Erwin, nilinis na ni Erwin ang kwarto ni Bjorn at binati naman siya ni Bjorn sa pagkakakuha sa bagong elemental spirit pero pinuna niya rin ang madalas na pagbisita nito sa kanya kahit na napakalayo ng kanilang tinitirhan sa itis isa. Sinabihan niya si Erwin na hindi ito dapat nagsisayang ng oras bagkus naghahanda sa muling pagpasok nito sa labyrinth. Bagamat nagulat ay nagpaliwanag si Erwin na gusto niya lamang ipakita ang mga ito kay Bjorn, pinipili naman ni Bjorn na maging professional sila at huwag mahaluan ng emosyon ang kanilang pagiging companions, pero ganun pa man ay pinayagan pa rin niya itong bumisita sa kanya paminsan-minsan dahil ang pagiging magkaibigan nila ni Erwin ay makakatulong sa kanya. Ilang araw bago magbukas ang labyrinth bumisita na si Bjorn sa Angry Rhino Inn kung saan naglalagi ang mga tulad niyang barbarians. Agad naman siyang napansin ng mga ito dahil sa kanyang kasikatan. Nagulat naman si Bjorn sa mura ng renta sa inn na ito ngunit nang malaman niya ang dahilan ay agad siyang napakunot noo. Kinahanap niya si Einar para makasparring sa pakikipaglaban. Alam niya sa sarili niya na marami pa siyang dapat matutunan sa pakikipaglaban at kung ikukumpara siya sa ibang barbarian ay siguradong malaki ang kanilang agwat. Pinakita ni Einar ang lugar kung saan nag-ensayo ang mga barbarians at sinabing pwede silang mag-ensayo ni Bjorn tuwing hapon. Nagsimula na silang mag-ensayo, paulit-ulit na natalo si Bjorn kay Einar hanggang sa abuti na sila ng dilim, tinapos na nila ang kanilang pag-ensayo at kinausap ni Bjorn si Einar. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong makipag-party sa kanya sa loob ng labyrinth. Pumayag naman si Einar at sinabing buo ang tiwala niya kay Bjorn. Sa sumunod na araw sinamahan ni Einar si Bjorn papunta sa kanilang elder. Sinabi ni Bjorn sa kanilang elder na kailangan niyang magkaroon ng spirit imprint. At ang immortality imprint ang ninanais niyang makuha. Ang mga imprint ay isang malakas na bilidad na tanging mga barbarians lang ang pwedeng magkaroon. Bawat non-human sa Dungeon and Stone ay may natatanging espesyal na abilidad.
Ang mga elf ay kayang humiram ng kapangyarihan sa mga elemental spirits, ang mga dwarves naman ay magaling sa paggawa ng mga kagamitan at sandata, ang mga beastmen naman ay kayang magsummon ng mga soul beasts. Ang mga barbarians naman ay kayang kumuha ng spirit imprint. Kinompronte ng elder si Bjorn dahil sa kaalaman nito sa spirit imprint. At galit na sinabing hindi ito dapat alam ng mga kagaya niyang batang barbarian. Binanggit niya na nabasa niya ito sa library. Natuwa naman ang elder dahil bukod kay Einar ay may isa pa silang matalinong barbarian. At sinabing walang dahilan para pigilan siyang magkaroon nito, pero sinabi din ng elder na mahal magpa-spirit imprint. At nagkakahalaga ito ng 800,000 mana stones. Sinabi naman ni Bjorn na kaya niya itong bayaran, bagay na ikinagulat ni Einar. Mahirap makuha ang abilidad na ito sa simula ng laro dahil sa presyo, pero iba na ang panahon ngayon dahil madami na siyang mana stones. Nagtaka naman ang elder at tinanong kung paano siya nakakuha ng ganoong karaming mana stones. Inaasahan na ni Bjorn ang tanong na ito at nakaisip na siya ng idadahilan. Gumawa siya ng kwento at sinabing may nakita siyang injured na elf at ginawa niya itong alipin at pinagtrabaho para makakuha ng mana stones. Pinilit din niya itong kunin ang walang kwentang essence at pinabayaran ito sa kapatid niya paglabas nila ng labyrinth. Labis itong ikinatuwa ng elder, maging ang ibang barbarian na nakarinig ng kwento niya ay tuwang-tuwa sa kanyang istorya. Ganito kalakas ang pagkamuhi ng mga barbarians sa mga elf. Sa tuwa ay binigyan naman ng elder nila si Bjorn ng silver coins na nagkakahalaga ng 200,000. Natuwa naman si Bjorn at kumita siya sa paggawa lamang ng kwento. Habang tumatagal ay natutuwa na rin si Bjorn sa mga kalahi niya. Ang spirit imprinting ay isang ritual upang mapalakas ang mga abilidad ng mga barbarians. Mula sanggol pa lamang ay binibigyan na sila ng tato upang maprotektahan sila sa mga masasamang elemento. Pinaalalahanan naman ng shaman si Bjorn na sa oras na ito'y may lagay na sa kanya ay hindi na ito mababawi. Alam ito ni Bjorn at alam niya ring na ang ganito career na imprint ay importante sa isang shield type na kagaya niya. Ang tanging problemang nakikita ni Bjorn ay ang napakasakit na pamamaraan ng paglalagay ng imprint. Nag-increase ng 13 beses ang physique ni Bjorn at ang kanyang natural regeneration ay lalo pang tumaas. Nagpasalamat si Bjorn sa shaman at ito'y umalis na. Pumunta sa market district si Bjorn para bumili ng mga kagamitang kakailanganin niya sa labyrinth. Napansin niyang ang mga kagamitang nangangailangan ng mataas na agility gaya ng short swords ay di babagay sa kanya, kaya mag-focus na lang siya sa pagpapalakas ng kakayahan sa paggamit ng kalasag. Namili siya ng armas at napili niya ang mace dahil kahit mahina ang damage nito ay napakadali lang nitong dalhin. Sinunod niyang bilhin ang helmet at chest armor. Umiikot ang araw ni Bjorn sa labas ng labyrinth sa mga bagay na ito. Sa umaga ay nakikipagkita siya kay Erwin para kumain at pagdating ng tanghali hanggang hapon ay nagbabasa siya sa library at pagkatapos ay kumakain bago pumunta sa Angry Rhino Inn upang makipag-sparring kay Einar at sa ibang barbarians. Unti-unti namang tumaas ang kanyang stats dahil sa pakikipag-sparring niya. Minsan ay nagagawa na din niyang matalo si Einar. Pagkatapos niya mag-ensayo ay makikipagkita ulit siya kay Erwin para kumain. Bago pa matapos ang gabi ay umuwi na din si Erwin pabalik sa tahanan niya. Dumating na ang araw ng pagbubukas ng labyrinth. Pumunta na sa Adventurers Guild sina Bjorn at Einar upang kumuha ng companionship spell. Nagkakahalaga ito ng 15,000 stones, mahal ito para sa isahang gamit na spell, pero mahalaga ito dahil ito ang dahilan kung bakit hindi magkakaiba ang lugar na mapupuntahan ng mga adventurers na magkaka-party pagpasok nila sa labyrinth. Kumain muna sina Bjorn at Einar. Di makapaniwala si Einar na may mga ganitong klaseng pagkain at nangako siya sa kanyang sarili na pagbubutihan pa ang pag-hunt sa labyrinth upang patuloy na makakain ng mga ito. Nagsimula nang magbukas ang portal at nagpasukan na ang mga adventurers. Hindi naman kaagad pinapasok si Bjorn si Einar. Nung una ay tiwala ito sa kanya, ngunit kalaunan ay kinakabahan na paunti-unti nang lumiliit ang portal at lubos itong kinababahala ni Einar. Humudyat naman si Bjorn at dali-dali na silang pumasok. At gaya ng dati ay napunta sila sa Dark Region. Ang ganitong mga bug sa game ay hindi niya pinapalagpas. Aakyat na kaagad sila sa ikalawang palapag ng labyrinth.